Yan, hello po mga Kasami TV. Magandang hapon po sa atin lahat. Welcome back to our YouTube channel para sa panibagong update po dito sa Manila Zoo. Ayan, si Malik muna yung makikita natin ngayon, no? Kulubot na, medyo matanda. Pero ang pagkakalam po natin, mga hayop nakakulong pa sa may likod na kung saan dati yung lugar po ng mga unggoy. Nandun sila, yung mga tiger, zebra, nandun yung mga usan. Pero maraming export po na darating po na mga ano, no, mga tawag dito mga hayop mula sa iba't ibang bansa. Siguro sabi nga nila kanina yung si kuya meron si tawag dito yung mga construction dito galing pa sa Africa, ganun yung mga hayop. So ito po yung pinaka latest update natin dito sa may loob. Ayan, na-miss nyo ba si Malik? Ito na siya. Ako din, na-miss ko siya eh. Last update natin dito, 2019 pa ata. Last 2019, nung pandemic, yung nakita natin siya. Grabe, no? Matanda na siya. Kulubot na. Ito yung pinaka-area niya. Dati kasi yung kulungan niya ito, ito yung nakikita natin. Yan yung kulungan niya dati. Maluwang naman. Kaso mas pinaganda siya. Akyat tayo sa taas mamaya para makita natin, paikot natin yung ano. Yan pa sa mga bagong pasok po sa ating mga sa ating video po ngayon. Huwag po natin kalimutan like, share and subscribe para ma-update po kayo. Kupo kayo. Yan, nabulol na. Kung kailan mag-open po ang Manila Zoo. Pero for now temporary closed po siya. Nakapasok lang po tayo dito para mag-cover. Although na marami na ring mga bata dito at may mga matatanda o mga magulang kasama mga anak nila. Nagtataka kayo kung bakit nandito sila, nadaanan natin. Ang pagkakalam natin pa booster and then pa ano, pa bakuna sa kanila, no. Sa mga kababayan natin. Pero pwede ka daw makapasok dito kapag naka-online registered ka sa Manila Zoo. Papasukin ka. 'Yun lang yung mga papasukin. So wala pang bayad. So ang daming kuro-kuro, haka-haka kung ano yung mga information, no. Manood na lang tayo mabuti sa ilalathala o sasabihin ni Yorme kung kailan bubuksan to. Bubuksan naman to sa publiko. Ayan, ito ang elephant and hippopotamus pala na area. Yung hippopotamus wala pa. Ayan, dito maliligo si Malik. Bali, bagong-bago na po yung ano, no, yung area po ni Malik. Ayan, kitang-kita naman natin. Hindi na katulad dati. Nilagyan siya ng mga ganito, harang para hindi katulad dati para hindi siya makababa. So hindi pa siya totally po na bukas kasi nga makikita niyo naman po under rehabilitation pa rin po siya. Akyat po tayo sa taas kung ano yung makikita natin. Ayan, hanggang dito lang pala yung area po ni Malik. Yun yung silungan niya, yung part na yun. Ayan, ito yung pinaka entrance natin ng Manila Zoo. Dito kayo makapasok. Ayan, itong dead end na to, nakikita natin yung ginagawa. Nandyan po lahat po yung mga hayop, naka-quarantine sila. Yun yung pagkakalam, yung pagkasabi kanina. So, hindi natin sila makikita lahat. Yung iba lang po doon sa may butterfly, pwede kayong umikot doon. Tapos sa may mga unggoy, pero hindi pa siya pwedeng lapitan. Ito, nandito tayo sa part ng kung saan yung mga yung area po ni elephant tsaka hippopotamus. Under rehabilitation pa rin po siya, guys, no? Tapos yung area po ng mga yung area po ng mga crocodile, sarado rin po.
Diba, almost ano yung mga crocodile dito. 7 pa sila. And so lakad tayo ulit, balik tayo doon. Dito na muna tayo kay Malik kasi nami-miss nila. Ayan siya, oh. Alive na alive po rin po si Malik at hindi pa po siya yung sinasabing patay na. So siguro, surprise na lang, madadagdagan siguro siya. Para hindi naman siya kawawa. Mag-isa siya lagi, eh. Di ba mahirap mag-isa? Kahit alam mo naman may kasama ka. Hinugutan. Ayan ito, sarado po siya. Savannah area, tiger area, no? Ayan, ito yung mga area na nila ngayon. Mga binago na. Ayan, nandito may mga hayop pala dito. Nandito yung anong pangalan nito. Parang mas dumami sila. Dati hindi sila ganyan kadami. Nandito na yung iba. Nilipat na sila para makaano. Ayan, kaya pala tinawag na biyari. Siguro pansamantala muna dyan sila. Ang lalaki. Ito yung mga nakikita natin sa labas, no? Yung mga tarpaulin, yung mga nakita nyo dito sa tawag dito sa ating last update natin, yung bagong-bago pang rehabilitation po ng ng Manila Zoo, makikita nyo po doon. At saka maraming salamat pala sa nag-support nun yung pinaka-video natin yun. Ayan, monetize tayo dahil dito sa Manila Zoo. Tara, ikot tayo. Talaga hanggang dito na po yung pwede natin ikutan. At wala nang iba. Ayan. Makikita nyo naman, working and progress pa rin po ang rehabilitation program po ng Manila Zoo. Ayan. Diba? Kahit kabi-kabilaan po talaga ito yung, pero yung pinakatanong, no, nasaan kaya yung baka nandito sa part na to yung falls na 8 feet sabi, hindi ko alam kung meron. Ay, nandun yung mga predators, makikita natin doon sa part na yon. Ayan, kaso bawal na, hanggang dito na lang po tayo. Siguro pagkakaalam ko talaga dito ilalagay yung lion, pero paano kaya nila ilagay dyan? Kasi ganun na ganun yung bahay niya, eh. Ito, oh. Itong part, ganito yung bahay talaga ng lion. So, muli po, maraming salamat po sa pagantabay po sa ating live video update dito sa May Manila. So, thank you po. Huwag po natin kalimutan like, share, and subscribe po. Ayan, naikot na po natin lahat po kanina sa may part po ng butterfly garden na sa bungad. Yun naman yung veterinary na ano, veterinary building. Ayan. So dito na lang po, hanggang dito na lang po yung update natin. So balik na lang po tayo dito siguro soon.
o bukas o sa susunod na araw. So maraming salamat talaga, napakaganda po, napakalinis po ng Manila so ngayon, ang ganda ng rehabilitation, ito talaga yung pinakaabang-abang. Ayan, maraming salamat sa inyong pag-antabay, thank you, and God bless po sa atin lahat.